Kamusta, Michelle? Isa ako sa mga nakikinig sa'yo. Inaabangan ko talaga ang mga uploads mo. Kaya naisipan ko na rin ipadala ang kwento ko. Sana'y mapili mo ito. Ako nga pala si Claudia. At ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay totoong nangyari. Taong 1971, sa probinsya ng Antique. Dito nangyari ang nakakatakot kong experience. 20 years old ako nang matanggap bilang tindera sa bigasan. Pinasok ako ng kapitbahay naming si Ate Laila. Katiwala siya sa bigasan na yun. Dahil malayo ang pagtatrabahuan ko ay mas maiging mag-boarding house ako kaysa mag-uwian. Tamang-tama namang may bakante ang boarding house na tinitirhan ni Ate Laila. Apatan ang kwarto na binigay sa akin ng landlady ko. Dalawang double deck ang nasa loob ng kwarto. Wala pa akong kasama sa kwartong yun. Ang sabi ng landlady ay kung may dadating, doon niya ilalagay para may makasama ako. Dalawang palapag ang bahay. Sa taas lang nakatira ang may-ari. Sa baba naman ay may limang kwarto, lahat paupahan. Nasa dulo ang komon na CR. Malapit yon sa kwarto ko. Andun din ang kusina at mesang kainan. Mas maigi ang pwesto ko at malapit sa CR. Hindi na ako mahihirapang maglakad pag iihi o dumdumi. Sa gilid ng kwarto ko ay may pinto. Palabas yon sa likod bahay. Ando naman ang dibombang poso. Doon pwedeng maglaba at maligo. Nando na rin ang sampayan. May malaking puno ng mangga na nagsisilbing dilim sa bahaging yun. Nagustuhan ko agad ang boarding house. Mukhang magiging maayos ang pagtira ko dito. Sabi ko sa sarili ko. Yun ang akala ko, Michelle. Wala akong kamalay-malay. Dito sa bahay na ito ko pala mararamdaman ang nakakatakot na karanasan. Lumipas ang dalawang linggo na pananatili sa boarding house na yon. May mga naging kaibigan ako. Isa na ron si Sandra. Matagal na siyang nakatira sa boarding house. College student ito. May dalawang taon na siya sa boarding house na yun. Mura daw kasi ang upa at malapit sa school niya kaya doon na siya tumagal. Madalas kaming magsabay ni Sandra sa pagkain ng almusal dahil parehas kami maagang umaalis. Nang gabing yun, maaga akong nakatulog. Napagod kasi ako sa dami ng customer sa bigasan. Hindi na nga ako naghapunan dahil hinila na ako ng antok. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa ingay ng mga plato at kutsara. Minulat ko ang mata kong pumipikit-pikit pa. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding. Alas 12:30 na ng umaga. Bakit naman ngayon pa nila naisip kumain? May pagkayamot kong sabi. Lumabas ako para tingnan kung sino ang nagkakainan ng ganung oras. Laking gulat ko nang wala namang tao sa kusina. Tahimik ang kabuuan ng bahay. Wala ni isang tao na makikita sa kabuuan ng bahay na yun. Pumasok na lang ako sa CR at umihi. Pagkalabas ko ay, dun ko napagtanto na ang ingay nang gagaling sa taas ng bahay. Pinakinggan ko mabuti. May mga nagtatawanan. Nag-uusap. Panay ang tunog ng mga kubyertos.
Mukhang may handaan ata sa taas. Pumasok na lang ako ng kwarto at natulog na. Kinaumagahan habang nag-aalmusal ako ay dumating si Sandra. Tinanong ko ito agad tungkol sa ingay kagabi. Magkatabi lang ang kwarto namin kaya sigurado kong narinig niya rin ang ingay kagabi. May handaan ata sa taas kagabi, no? Tanong ko dito. Lumingon lang si Sandra sa akin, pero hindi ito nagsalita. Nagising ako kagabi sa ingay ng kalansing ng mga plato at kutsara. Dagdag ko pa. Masanay ka na? Sagot ni Sandra sa akin. Sinong may birthday? Maaga kasi akong natulog kagabi. Sabi ko ulit. Umupo si Sandra sa tapat ko at seryosong nagsalita. Walang may birthday. Walang tao sa taas kagabi. Umalis sila at Violi kahapon pa. Sabi pa nito. Si Ate Violi ang landlady namin. Hindi ako nakapagsalita sa mga narinig ko. Alam ko kung anong narinig ko kagabi. Sa susunod na makakarinig ka ng ingay, mas mabuting huwag ka na lang lumabas. Dagdag pa ni Sandra. Hindi ko na pinansin ang sinabi pa ni Sandra. Pumasok na lang ako sa trabaho. Pag-uwi ko ng hapong yun ay timing namang bumaba sa tricycle ang landlady namin kasama ang mga anak nito. Nang tanungin ko kung saan sila galing ay doon daw sa kapatid niya na galing abroad. Kakarating lang daw nito at nagbanding silang magpamilya. Totoo nga ang sinabi ni Sandra na walang tao kagabi sa taas. Isino yung nagtatawanan at nag-uusap na narinig ko? Lumipas pa ang ilang mga araw. Nawala na ang mga tanong ko tungkol sa ingay na yun. Hindi na naman kasi naulit ang ganong pangyayari. Hanggang isang gabi, nagising na naman ako sa ingay ng posong dibomba. Nakiramdam ako. Mabilis ang pagbomba ng poso. Parang naglalaba. Naririnig ko ang pagtilamsik ng tubig sa planggana. Pagtingin ko sa orasan, alauna na ng madaling araw. Bakit naman naglalaba ng ganitong oras? Asar na asar akong lumabas. Pagsasabihan ko kung sino man ang naglalaba, isip-isip ko. Papalapit na ako sa pinto. Doon sa may kusina sa gilid ng kwarto ko. Yun ang pintong nagdudugtong sa poso ng may marinig akong mga batang nagtatawanan. Parang naliligo ang mga ito sa poso. Nagtaka ako. Wala namang batang nakatira sa boarding house na yun. Kinakabahan man ay pinihit ko ang doorknob ng pinto. Dahan-dahan ko itong tinulak. Laking gulat ko na makitang walang tao sa poso. Napakadilim ng bahagi niyon. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Malamig na hangin ang sumalubong sa akin mula sa labas. Para bang may mga matang nakatingin sa akin. Sinara ko kaagad ang pinto. Dali-dali akong bumalik sa kwarto. Nakaupo lang ako sa kama. Kinakalma ko ang sarili ko. Hindi pa rin nawawala ang takot at kaba. Maya-maya pa, napalingon ako sa direksyon ng pinto nang may naglalakad palapit dito. Rinig ko ang bawat hakbang. Napahawak ako sa una nakatabi ko nang tumigil ang naglalakad sa tapat ng pinto. Magkakasunod na katok ang narinig ko.
hindi ako makakilos sa kinauupuan. Pigil hininga kong pinikit ang mga mata. Hindi na ako nakapagpigil nang marinig ko ang iyak ng isang babae sa tapat ng pinto ko. Tama na! Tama na! Tumigil na kayo! Malakas kong sigaw. Yun ang nagpagising sa mga ka-boardmate ko. Sunod-sunod na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto ang narinig ko. Nanatili akong nakatalukbong. Umiiyak ako at nanghinginig ang katawan. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Sandra. Saka pa lang ako dahan-dahang tumayo at binuksan ang pinto. Umiiyak ako sa takot ng gabing yun. Hindi ko alam kung bakit sa akin nagparamdam ang mga nilalang na naninirahan sa bahay na yun. Umalis ako agad sa boarding house na yun at hindi na ulit tumira sa kahit saang boarding house. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Shane. Sana ay nagustuhan ang iyong mga taga-subaybay. Muli, ako si Claudia at ito ang aking kwentong kababalaghan. Ayan, hello mga katutots! Ayan, maraming salamat sa ating sender na si Claudia. Nakakatakot ang iyong karanasan. Parang ayoko na rin tumira sa boarding house kung ganyan din lang. Ayan, thank you! Maraming salamat sa pagtitiwala mo, Claudia. Ayan. At ayan, syempre sa mga nakikinig, please subscribe sa ating channel. Hit mo na ang bell button para updated ka sa mga susunod pa nating kwento. At inaanyayahan rin kita na sana ay magpadala ka rin ng iyong nakakatakot at nakakapanindig balahibong mga kwento para ma-share na rin natin sa mga nakikinig sa atin. Yan. Ito muli si Miss Shane. Nataantayin ko ang iyong kwento, katutods. Maraming salamat sa inyo.